sinaunang kabihas ng Egyptian. Ang sinaunang Ehipto ay isang sinaunang kabihasnan sa hilagang silangan ng Africa at ang sinaunang kabihas ng Egyptian ay nakasentro sa pampang ng Ilog Nile. Ano ang kilala ngayon bilang Arab Republic of Egypt? Ang sinaunang kabihas ng Egyptian ay sumunod sa prehistoric na panahon at pinagsama noong 3,100 BC, ayon sa tradisyonal na Egyptian chronology, sa pampulitikang pagkakaisa ng Upper at Lower Egypt sa ilalim ng Mina, tinatawag ding Narmer. Ang kasaysayan ng sinaunang Ehipto ay naganap bilang isang serye ng mga matatag na kaharian, na pinaghihiwalay ng mga panahon ng relatibong kawalang tatag na kilala bilang mga intermediate period. Ang lumang kaharian ng maagang panahon ng Tanso. Ang gitnang kaharian ng gitnang panahon ng Tanso at ang bagong kaharian ng huling Tanso ang edad ng Egypt ay umabot sa taas ng kapangyarihan nito sa bagong kaharian. Kung saan pinamunuan nito ang karamihan sa Nubia at isang malaking bahagi ng malapit na silangan, pagkatapos nito ay pumasok ito sa isang panahon ng mabagal na pagbaba. Sa panahon ng kasaysayan nito, ang Egypt ay sinalakay o sinakop ng ilang dayuhang kapangyarihan, kabilang ang mga Hyksos, Nubians, Assyrians, Achaemenid Persians, at Macedonian sa ilalim ng pamumuno ni Alexander the Great. Ang Griyegong Ptolemaic Kingdom, na nabuo pagkatapos ng pagkamatay ni Alexander the Great, ay namuno sa Ehipto hanggang 30 BC. Nang bumagsak ito sa ilalim ng pamumuno ni Cleopatra sa mga kamay ng Imperyong Romano at naging isang lalawigang Romano. Ang tagumpay ng sinaunang sibilisasyong Egyptian ay dahil sa kakayahan nitong umangkop sa mga kondisyon ng pagsasaka ng Nile Valley. Ang inaasahang pagbaha ng Nile at ang kontroladong irigasyon ng matabang lambak ay nagresulta sa produksyon ng mga labis na pananim, na nakatulong sa pagtaas ng density ng populasyon. Panlipunang pag-unlad at kultura. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga mapagkukunan, itinaguyod ng administrasyon ang pagsasamantala sa mga mineral sa lambak at mga nakapaligid na lugar ng disyerto. Ang maagang pag-unlad ng isang malayang sistema ng pagsulat, ang organisasyon ng kolektibong gusali at mga proyektong pang-agrikultura. Pakikipagkalakalan sa mga nakapaligid na rehiyon at isang hukbo na naglalayong igiit ang Egyptian pangingibabaw. Ang pagpapasigla at pag-oorganisa ng mga aktibidad na ito ay isang burokrasya ng mga piling eskriba, pinuno ng relihiyon, at mga tagapangasiwa sa ilalim ng kontrol ng hari. Natiniyak ang pakikipagtulungan at pagkakaisa ng mga mamamayang Egyptian sa konteksto ng isang umuusbong na sistema ng mga paniniwala sa relihiyon. Ang maraming mga nagawa ng mga sinaunang Egyptian ay kinabibilangan ng mga pamamaraan ng pag-quarry, survey at pagmamason na sumuporta sa pagtatayo ng malalaking piramide, templo, at obelisk. Isang sistema ng matematika, isang praktikal at mabisang sistema ng medisina, mga sistema ng irigasyon at mga diskarte sa produksyon ng agrikultura, ang unang kilalang mga bangkang kahoy. Mga keramika ng Egypt at teknolohiyang salamin, ang pag-imbento ng alpabeto, mga bagong anyo ng panitikan, at ang pinakaunang kilalang kasunduan sa kapayapaan, nagtapos sa mga Hittite. Ang sinaunang Ehipto ay nag-iwan ng pangmatagalang pamana para sa lahat ng sangkatauhan, at ang mga sinaunang Griyego ay kumuha ng marami mula rito, na sinundan ng mga Romano. Ang sibilisasyon, sining at arkitektura ng Egypt ay kinopya at ginaya sa malawakang saklaw sa mundo, at ang mga epekto nito ay inilipat sa malayong bahagi ng mundo. Ang mga monumental na monumento nito ay nagpayaman at nagbigay inspirasyon sa imahinasyon ng mga manlalakbay at manunulat sa libu-libong taon.
ang mga pagtuklas ng Egyptian antiquities at paghuhukay sa simula ng modernong panahon ng mga Europeo at Egyptian ay humantong sa siyentipikong pananaliksik sa sibilisasyong Egyptian na ipinakita sa isang agham na tinatawag na Egyptology at higit na pagpapahalaga sa pamana ng kultura nito sa Egypt at sa mundo. Ang kabihas ng Egyptian. Isa, heograpiya ng Egypt, sa pag-unawa sa heograpiya ng sinaunang Egypt. Mahalagang tandaan na ang tinutukoy na Lower Egypt ay nasa bahaging hilaga ng lupain o kung saan ang Nile ay dumadaloy patungong Mediterranean Sea. Samantala, ang Upper Egypt ay nasa bahaging Katimugan mula sa Libyan Desert hanggang sa Abu Simbel. Ang Nile na may 4,160 milya ang haba ay dumadaloy mula Katimugan patungong hilaga. Dalawa, noon pa mang unang panahon, ang Egypt ay tinawag na bilang pamana ng Nile dahil kung wala ang ilog na ito, ang buong lupain nito ay magiging isang disyerto. Tatlo, kronolohiya ng kasaysayan ng Egypt. Ang matandang kasaysayan ng Egypt ay kadalasang hinahati sa mga panahong batay sa dinastiya ng naghaharing Pharaoh. Apat, ang Pharaoh ay tumatayong pinuno at hari ng sinaunang Egypt. Siya ay itinuturing din bilang isang diyos na taglay ang mga lihim ng langit at lupa. Para sa mga Pharaoh, sila ang tagapagtanggol sa kanilang nasasakupan. 5. Ang mga iskolar na nag-aaral ukol sa mahabang kasaysayan ng Egypt ay tinatawag na mga Egyptologists. Batay sa ilang mga tala, ang kronolohiya ng Egypt ay maaaring hatiin sa sumusunod na mga pagpapanahon. Pre-dynastic period, early dynastic period, Old Kingdom, First Intermediate Period, Middle Kingdom, Second Intermediate Period, New Kingdom, Third Intermediate Period, Late Period 6. Ang bawat dinastiya ay nangingibabaw hanggat hindi ito napapatalsik o kaya na may walang tagapagmanang susunod sa trono. Ang mga petsa ng mga kaganapan sa kasaysayan ng Egypt ay patuloy pa ring paksa ng mga pananaliksik. Kung kaya ang tiyak na pagtatakda ng mga petsa, partikular sa mga dinastiya, ay lubhang napakahirap. 7. Pre-dynastic period, bago ang panahon ng mga dinastiya, panahon bago ang 3,100 BCE, ang mga sinaunang Egyptian ay namuhay sa mga pamayanang malapit sa Nile, tulad ng mga panirahang matatagpuan sa Mesopotamia. Ang mga ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga lokal na pinunong may kontrol sa pakikipagkalakalan. Ang mga eskribano ay nakapaglinang din ng kanilang sariling sistema ng pagsulat na tinatawag na hieroglyphics. 8. Hieroglyphics ito ay isang sistema ng pagsulat na nangangahulugang sagradong ukit sa wikang Greek. Ang sinaunang panulat na ito ay naging mahalaga sa pakikipagkalakalan at pagtatala ng mga kaganapan. 9. Nomes, malalayang pamayanan. Ang mga ito ang nagsilbing batayan ng mga binuong lalawigan ng mga sinaunang estado ng Egypt, nomarchs, mga pinuno ng nomes. Unti-unting nagbuklod ang mga ito para lumikha ng isang estado sa Nile upang makabuo ng mas malaking panrelihiyong pagkakakilanlan. 10. Early dynastic period, panahon ng mga unang dinastiya. Una at ikalawang dinastiya, dalawang kaharian ang nabuo sa kahabaan ng Nile, ang Upper Egypt at Lower Egypt, noong 3,100 BCE. Isang pinuno ng Upper Egypt sa katauhan ni Menes, ang Sumaykop sa Lower Egypt na nagbigay daan upang mapag-isa ang lupain sa mahabang panahon. 11. Menes, isa sa mga pinakaunang pharaoh sa panahon ng mga unang dinastiya ng Egypt. Maliban sa pagkakaroon ng isang pinag-isang pangangasiwa, nagtalaga rin siya ng mga gobernador sa iba't ibang lupain. Ang Memphis ay naging kabisera ni Menes. 12. Old Kingdom, matandang kaharian, 3 hanggang 6 na dinastiya,
Tinawag itong panahon ng Pyramid. Sa panahong ito nagsimula ang pagtatayo ng mga piramide sa Egypt na nagsilbing libingan ng mga pharaoh. Ang mga pyramids na ito ay nagsilbing monumento ng kapangyarihan ng mga pharaoh. 13. Ang pagtatayo ng mga ganitong uri ng istruktura ay nangangailangan ng husay mula sa mga arkitektong nagdisenyo. Gayun din para sa libo-libong taong nagtayo nito, ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang Great Pyramid ni Khufu o Cheops sa Giza. 14. Pepi II, Neferker, kahuli-hulihang pharaoh ng ika-anim na dinastiya. Pinaniniwala ang namuno sa loob ng 74 na taon, ang pinakamatagal na naghari sa kasaysayan ng daigdig. Siya ay 6 na taong gulang lamang nang maupo sa trono at namatay sa edad na 100. 15. First Intermediate Period, unang intermedyang panahon, 7-11 dinastiya, sa panahon ng 2160 BCE. Tinangka ng mga panibagong pharaoh na pagbuklurin muli ang Lower Egypt mula sa kabisera nitong Heracleopolis, sa kabilang dako. Ang kanilang mga katunggali sa Thebes ay binuo naman ang Upper Egypt, dulot nito. Nagsagupaan ang dalawang magkaribal na dinastiya sa Egypt, ang mga pinuno mula sa Heracleopolis ay nagmula sa linya ng mga pharaoh na si Aktoi, samantalang ang unang 4 na pinuno mula sa Thebes ay pinangalan ng Inutef o Antef. 16. Middle Kingdom, gitnang kaharian, 12 at 13 na dinastiya, ang kaguluhang politikal ay nagtapos ng manungkulan si Mentuhotep. Sa mga sumunod na naghari, napag-isa muli ang lupain. Nalipat ang kabisera sa Lower Egypt, Senusrey o Sesostris I, nakipagtunggali siya sa bahaging Nubia. Senusrey o Sesostris III, ipinagpatuloy niya ang kampanya sa Nubia. Sa una ring pagkakataon, tinangka niyang palawakin ang kapangyarihan ng Egypt hanggang Syria. Amenemhet II, pinakamahusay na pinuno ng gitnang kaharian na namuno sa loob ng 34 na taon. 17. Kaguluhan at pagdating ng mga Hyksos ang namayani sa panahong ito. Ang katagang Hyksos ay nangangahulugang mga prinsipe mula sa dayuhang lupain. 18. Second Intermediate Period, 2 intermedyang panahon, 14-17 na dinastiya. Ayon sa mga tala, ang 13 dinastiya ay nagkaroon ng 57 na hari. Ito ay nagpapahiwatig ng kawalan ng kapanatagan at katatagan sa pamamahala. Ang pangingibabaw ng dinastiya ng mga Hyksos noong 16 ng dinastiya na tinawag na Great Hyksos Dynasty ay nagtapos sa pag-usbong ng 17 dinastiya. Ang mga pinuno ng 17 dinastiya ay nagawang mapatalsik ang mga Hyksos mula sa Egypt. 19. New Kingdom, bagong kaharian, 18 at 20 na dinastiya. New Kingdom ang itinuturing na pinakadakilang panahon ng kabihas ng Egypt. Tinawag din ito bilang Empire Age. Panahon ito ng agresibong pagpapalawak ng lupain ng Egypt sa kamay ng malalakas na mga pharaoh. Ang ilan sa mga kilalang pharaoh ng panahong ito ay sina Thutmose II, Thutmose III, Amenophis III at Ramses II. Reina Hatshepsut, asawa ni Thutmose II, ay kilala rin bilang isa sa mahuhusay na babaeng pinuno sa kasaysayan. Amenophis IV o Akhenaten, tinangka niyang bawasan ang kapangyarihan ng kaparian sa pamahalaan, gayon din ang paniniwala ng mga tao ukol sa pagsamba sa maraming Diyos. 20. Tutankhamun, humalili sa pamumuno kay Akhenaten sa edad na 9 na taon, Ramses II, isa sa mahusay na pinuno ng bagong kaharian. Sa loob ng 20 taon, kinalaban niya ang mga Hittite mula sa Asia Minor na unti-unting pumapasok sa silangang bahagi ng Egypt.
Pinaniniwalaang ang Exodus ng mga Israelita o few mula sa Egypt ay naganap sa panahon ng kanyang pamamahala. 21. Third Intermediate Period, ikatlong intermedyang panahon, 21 at 25 na dinastiya. Ang 21 dinastiya, na tinawag din bilang Tanites, ay pinasimula ni Smendes ng Low Egypt. Ang dinastiyang ito ay mapapalitan ng mga hari mula sa Libya na magpapasimula naman ng 22 na dinastiya. Shosheng ay unang pinuno ng 22 dinastiya. Isang general sa ilalim ng nagdaang dinastiya, Pie, sumalakay siya pahilaga ng Egypt upang kalabanin ang mga nangingibabaw sa delta ng Nile. Umabot ang kanyang kapangyarihan hanggang sa Memphis, Tefnekte, katunggali ni Pie na sumuko ngunit kalaunan ay pinayagang mamuno sa Lower Egypt. Sinimulan niya ang panandali ang 24 na dinastiya. 22. Late Period, huling panahon, 26 at 31 na dinastiya. Semetika sa ilalim ng kanyang pamumuno na gawa niyang pagbuklurin ang Middle at Lower Egypt na nagpasimula sa 26 na dinastiya. Nakontrol niya ang buong Egypt noong 656 na BCE, Apres sa ilalim ng kanyang pamamahala. Isang hukbo ang ipinadala upang tulungan ang mga taga-Libya na puksain ang kolonya ng Greece na Cyrene. Natalo sila sa labanan at nagdulot ito ng kaguluhang sibil na humantong sa paghalili sa kanya ni Amasis II sa kanyang pagkamatay noong 526 na BCE, and Egypt ay napasa kamay na ng mga Persian. 23. Cambyses II, pinuno ng mga Persya na naging unang hari ng 27 na dinastiya. 30 dinastiya ito ang kahuli-hukihang tala na dinastiyang Egyptian na namuno sa kanilang lupain. Ang panandali ang pagbalik ng mga Persian sa kanilang lupain ay tinawag ding 31 na dinastiya. 24. Alexander the Great, sinakop niya ang Egypt taong 332 BCE at John na itong bahagi ng kanyang imperyong Hellenistic. Ptolemy, kaibigan ni Alexander na humalili sa kanya nang siya ay pumanaw. Isa siyang general at naging satrap o gobernador ng lupain. Itinalaga niya ang sarili bilang hari ng Egypt at pinasimulan ang panahong Ptolemaic, Cleopatra VII, kahuli-hulihang reyna ng Ptolemaic dynasty. 25. Pamana ng kabihas ng Egyptian, ang kalendaryo na may 365 araw sa isang taon na hinati sa 12 buwan ay mula sa mga sinaunang Egyptianong astronomo noong 424 BCE. Ginawa nila ito upang masubaybayan ang paghaba ng Nile, nabuo ang sistemang panulat ng mga sinaunang Ehipsyano na tinawag na hieroglyphics o hieroglypiko noong 3000 BCE. Ito ay binubuo ng mga salitang hiera, isang salitang Griego na nangangahulugang sagrado o banal, at glyph na ang ibig sabihin ay paglililok. Unang ginamit ng mga pari sa mga ritual ang hieroglypiko. Binubuo ito ng mga ideogramo at ponogramo. Mayroon itong 24 na simbolo at ang bawat isa ay may tig-isang titik ng katinig. Bukod sa 24 na simbolo, mayroon pang 80 simbolo na may tig-2 katinig. Ang mga piramide ang kauna-unahang monumentong bato na nananatili pa hanggang sa kasalukuyan. Ang pinakamalaking piramide ay ang piramide ni Khufu o Cheops na nasa Giza. 26. Ang pagkakaimbento ng papel mula sa dahon ng halamang papyrus ay nagmula rin sa mga sinaunang Ehipsyano. Ang mummification o proseso ng pag-eembolsamo ay nagsimula noong 2600 BC. Sa ilalim din ng pamumuno ni Khufu, natagpuan ang pinakalumang mummy sa Medem ni Sir Flinders Petrie na tinatayang inembolsamo noong panahong iyon. Ang mastaba ay mga naunang bersyon ng piramide.
Una itong itinayo sa panahon ni Haring Jer noong 2900 BC, na imbento rin ang araro sa panahong ito, pagtatayo ng malaking imbaka ng tubig na tinawag na Fayam na nagtustos ng tubig sa panahon ng Tagtuyot. Ginagamit pa rin hanggang ngayon ang sistemang ito ng irigasyon, Amar na art noong panahon ni Ikhnaton na nagpapahalaga sa pagiging makatotohanan ng mga bagay na inilalarawan.